animan natin. Ngayon kung mga ganito, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag na relay intercropping. So, kung mga nakaraang mga video napapansin nyo, yung tanim natin, meron tayong kamatis, meron tayong ampalaya. So ngayon, ito na siya. Ito na yung ano, ito na yung mga tanim natin. Ito yung kamatis sa baba, ito yung ampalaya. So mga gulay, bakit ginagawa yan? Kasi ito yung technique o diskarte sa ang lupa mo. Pag maliit yung area mo, maliit ang lupa mo, pwede kang kumita ng malaki sa dalawang klaseng tanim. So ito, hindi sila sabay tinanim. Tinanim ang kamatis na nauna ng 45 days, pagkatapos saka itinanim ang kamaang ampalaya. Pero mga gulay, kahit nauna ang kamatis ng 45 days, ang ampalaya ngayon, kita mo naman, nagbubunga. Malaki na rin ang bunga. So kasalukuyang nag-harvest na sa kamatis, ayan, nag-harvest na tayo sa kamatis. Si ampalaya naman nasa taas na. So mga gulay, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ngayon tatanggalin yung mga sanga. Ito yung mga sanga ng mga ampalaya natin, mga gulay. Ayan. So, ito, kung walang kamatis, ito mga kamatis, ito kung wala ito, pwede natin hindi tanggalin. Pwedeng pakyatin na natin. Kasi, ito, bubunga din ito. So, dito pa lang dapat makakabawi na tayo sa bunga natin. Kaya lang mga kagulay, dahil may kamatis, hindi siya pwedeng pakyatin natin lahat. Kasi, maliliman ito yung mga kamatis natin. So, ibig sabihin, pipiliin lang natin yung mga pwedeng umakit sa taas. Para hindi siya maglilim kaagad. Mga kagulay, sayang eh. Matataba. Kita mo naman yung mga sanga na yan, matataba. Magdadala ng bunga. Meron na nga dyan, may bunga na. Pero no choice, kailangan natin tanggalin. Kailangan natin alisin para dun sa mga kamatis natin. So mga gulay, parang ganito yan. Yan mo yung mga puno na ito mga gulay. Ayan. Tatanggalin natin ng mga ito. So, mga gulay, ito. Matataba siya. Kailangan lumiwalas yung ilalim. Ayan. So matataba yung mga sanga na yan. Magdadala dapat ng bunga yan. Kaya lang, hindi natin pwedeng pakyatin yan. Kasi yung kamatis natin nandyan pa. Ang tawag dito mga gulay, ano? Relay cropping. Mga gulay, kung meron kang area na medyo maliit, pwede mong gawin ito. Para maliit ang area, pwede ka pa rin kumita ng dalawa. Dalawa ang pwede mong pagkakitaan. Ito mga gulay, nabibinta natin ito sa market. Men, nabibinta ito. Masarap ito mga gulay sa munggo. Kaya kung gusto mo magbunggo, mag-PM ka na mamaya. So ito mga gulay, oh, bibinta natin sa market yung ganyang karami. Binibili ito 80. So sa dahon, may pera din dyan. So yung mga sanga mga gulay, naalangan ito wala dito, nasa baba siya. Alisin na yan. Saka huwag na natin hayaan na akit. Yan. So ito lang ititira natin. Mga yan, pwede natin itira yan. Kasi medyo konti lang. Bahala na sila dun sa taas. Pero basta dito sa ilalim, walang sanga dyan. Yan mga gulay. Oh. Magdadala ng bunga ito dapat sa taba yan. So, ayan. So mga gulay, marami pa tayong tatanggalan. Kaya double time tayo ngayon. Kasi mga kulay, humahaba na siya. Pero mga kulay, mayroong mga ano, mayroong mga farmer. May mga kita ka ng mga farmer na ano, na may mga farmer kang makikita na kahit walang kamatis sa ilalim, walang ibang tanim dyan, ang ginagawa nila, inaalis nila yung mga sanga. Inaalis nila yung mga sanga. Hindi sila nagpapasanga sa baba. So, malamang sa YouTube o kaya saan makikita mo yun. Okay naman yun kasi discarte nila yun. Kaya lang, para sa akin mga kulay, sa obserbasyon ko, kahit yung kaibigan kong technician na tinatanong ko, ang advice niya, wag na mag-alis ng sanga dito sa side. Kasi sa side pa lang, marami nang ibubunga, sa side pa lang, kikita ka na. Makakabawi ka na sa gastos mo. Kasi kung antayin mo pa yung part nasa taas, tulad yan, nasa taas, tomato, matagal yan. Matagal pa yan. Samantalang sa baba, sa side, mga bunga na yan, oh. Ilang araw lang yan, pipitasin mo na. So, yun yung ano, yun yung nakikita kong kaibahan. Kaya pag-aralan nyo rin na kung meron kayong ampalaya, huwag na kayong mag-alis sa side. Kung walang tanim, ha? Kung wala kang itanim sa baba, hindi ka intercropping, huwag mo nang alisin. Kasi mga kagulay, hindi lang kamatis ang pwedeng itanim sa ilalim niya ampalaya. Sisili, pwede din, eh. Pwede mo rin yung gawin.
So yun mga kagulay, no. Mamaya ipakita ko, meron tayong isang area na kasama nito, nawala sang kamatis. Kung gaano siya kalago. Ito mga kagulay, kung makita nyo, parang hindi siya ganong malago. Kasi medyo malayo ito. Malayo yung distance siya mga kagulay. Ang kada puno niyan, 2 meters yan. Sinadya nating ilayo kasi meron nga tayong kamatis. Pero kung walang kamatis yan, pwede mo namang ilapit siya ng konti. Pwede sa 1.75, pwede sa 1 meter. Yan mga kagulay, so nasa kalagitnaan na tayo. Mga kagulay, magtataka kayo, ito yung area natin na wala naman siyang kamatis sa ilalim. So dito, ang tinatanggal natin, yung mga nasa mulch, nasa plastic mulch. Ito mga to. Yung hindi umakyat, ito yung mga inalis natin. So mga kagulay, medyo siksik sila. Crowded, masyado silang marami. So ito yung mga kagulay, mga hindi nakaakyat sa taas. Ito yung inalis natin. So mga gulay, baka magtataka kayo. Ito masyadong mayabong. Yung doon sa kamatis kanina na pinakita natin. So hindi siya masyadong mayabong. Mga gulay, parehas ito ng tanim. Parehas ito tinanim ng pizza. Parehas din ng variety lahat. So ito at saka doon parehas. Ang pinagkakaiba lang dito, medyo sinsin siya. 1 meter lang yung pagitan. So yung doon 2 meter, ito 1 meter. Kaya makita nyo, halos sarado na yung sarado na yung gilid. Mga kagulay, marami ng bunga. Mga kagulay, oh. Malalaki na mga bunga niya, no. Nakabalot yung bunga niya. Malalaki na. So yung iba hindi natin nabalot, eh sila lang. Marami na sa bunga, mga kagulay, yan. Ayan. So ito yung sinasabi ko, mga kagulay, na sa ilalim pa lang, yung bunga pa lang sa ilalim, kikita ka na, makakabawi ka na sa gastos. Kasi, oh, marami ng bunga yan, mga kagulay. Ayan. Hindi pa siya umakyat sa taas. Ayan mga kagulay. Oh. Marami na yan. So yun yung kainaman mga kagulay. Na pag nagpabunga ka sa side, dito pa lang makakabawi ka na. O kaya yung antayin mo sa taas. So dalawa yung pinag-obserbara natin. Yung nandoon naka-intercropping. At saka yung ito, hindi naka-intercropping ito. Talagang focus ang palaya ito. So mga kagulay, kung may area ka, pwede mo rin pag-aralan ito. Kung alin bang mas maganda, yung may intercropping o yung solo siya ng ampalaya. So ampalaya mga kagulay, mabilis ito, 33 days pa lang ito ngayon, pero kita mo naman yung bunga. 35 days may mapipitas na tayo dyan. Kita mo mga kagulay, gano'ng kalalago yan, oh. Gano'ng katataba yung mga sanga nila. Medyo siksik na sila. So yan. So mga kagulay mo yan, umay, bibinta natin sa market yan. So pakinabangan natin. So mga kagulay, kita nyo napakaraming sanga, oh. Siksik na. Ang mga kagulay, pag nagtamali ka ng gupit dito, ang magugupit mo yung ano na, yung mismong may bunga. Kaya sayang. Wala dito mga kagulay. Hindi mo na alam dito kung alin tatanggalin mo ito. Dapat nasa taas itong mataba na to. Ito mga kagulay, gano'ng kataba yan. Pero hindi na sa umakyat. Halos wala na siyang akyat na dito. Sisarado na sila. So, lalaya natin mga kagulay. So mga kagulay, ang mga farmer kasi iba-iba diskarte. Iba-iba technique. Yung iba kasi hindi sila nagpapasanga dito. Yung iba gusto nila nasa taas lahat. Yung go. So yung mga kagulay, no? Medyo siksik. Medyo kailangan dito mga kagulay, mag-ingat ka sa paggupit. Kasi pag hindi ka nag-ingat, mga kagulay, oh, may bunga na, nakapatong na lang sa plastic mulch. Hindi na siya ano. So iakit natin kasi pag nakapatong lang yan, kahiga, masisira. So sa daming ano mga kagulay, oh, sa daming sanga na binigay niya. So ano, sanong crowded, bawasan natin ng konti. Ilagay natin sana itong mga kagulay sa munggo. Alam mga kagulay, medyo delikado din ito sa ano, delikado din ito sa mga insekto natin pag ganito kakapal yung dahon. Kaya kailangan dito ano ka, yung monitoring ka talaga lagi. Kasi pag hindi, baka naman mapasukan tayo ng kalaban natin mga piste. So kailangan medyo yung mga gulay, kumutuko na sila sa ilalim yung bunga. Ayan. Yung
mga gulay, oh. Ang tataba na mga yan, sayang. Kaya lang, eh, sobrang silang siksik. Kailangan talaga natin tanggalin yung iba. Bawas lang. So, ayan mga gulay. So, may mga ilang bid pa yung nga pwede natin alisin. Ayan mga gulay, oh. Lalakan yun ang bunga. So, mga gulay, mula ngayon, dalawang araw, 35 days ngayon, ay 33 days ngayon, dalawang araw, 35, makukuha na yan. Ito mga gulay. Tsuma na laki na. So, yan. So, bawasan natin ang bawasan ng mga gulay. So, yan mga gulay. At hanggang dito lang po muna sa susunod na video natin. Papakita ko po sa inyo kung paano ba natin ito alagaan, kontrolin doon sa mga fruit fly na sinasabi. Kasi yung fruit fly, mga gulay, ano yan, matindi manira ng ampalaya yan. So, yan naman yung susunod nating pag-iingatan at monitor natin. Kasi medyo malalago sila, maraming dahon. Kailangan maingat tayo dito sa mga uod. Kasi once na mamamahay ang uod dyan, sayang yung mga bunga. So, yung pagod natin. So, muli mga gulay, hanggang susunod ng mga video ko. Lagi ko po kayo update para naka-update ka. Huwag niyo kalimutang i-like, share. At pindutin mo yung notification mga gulay para lagi ka naka-update. Salamat mga gulay.